So yan mga katol, share ko sa inyo kung paano ako maghugas ng sasakyan namin. Even though hindi pa sa mga dati namin sasakyan. So ito yung aming akin na invest para sa pagka-car wash yan. And then itong vacuum. Na yung vacuum ko dapat po at least meron siyang ano, meron siyang pagbuga. Hindi lang puro higop lang. Yan. Kailanganin po natin yung pagbuga na yan mamaya. Okay. So, ang unang-unang gagawin mga katol, ang unang kong diskarte is alisin ko muna yung mga mating. Yan. Yung mga mating na yan. Aalisin ko muna yung mga mating na yan. Yan. Gulo na sasakyan namin. So, aalisin ko muna yan. And then, yan ang una kong huhugasan. And then, isasampay agad. Para pagkatapos. Para habang hinuhugasan nyo na yung body ng sasakyan, is napapatuyo nyo na siya. Tapos mga katol, ako kasi hindi na ako nagmagsasabon ng sasakyan kasi puro ali-ali kabok at saka konting putik-putik lang naman siya, hindi naman siya ganun karami. So yan lang. At dahil naka-diamond car coating nga siya, so water wash lang ako. So yun yung madalas ko sinasabi na pagka naka-coating ang sasakyan nyo, mas makakatipid kayo sa car wash. So ako water wash lang. So let's... So yun mga katol, usually ang inuuna ko is yung sa top at sa taas para pababa, para yung tubig papunta sa baba. And since naka-pressurized car wash naman ako, so kung ano yung kayang abutin ng pressurized ko sa ilalim, dinadamay ko. Tapos mga katol, ito yung gamit kong pampunas para mapunasan yung mga ali-ali kabok. Yan. Ito, ganito. So maganda siya. Hindi makakagasgas sa sasakyan ninyo kahit pasukan siya na maliliit na bubukang. Tapos babanlawan nyo pa rin siya mga katol. Pero kahit hindi na pressurize yung
pagbabanlaw nyo. Kasi ang importante lang naman sa pressurize, sa umpisa, yung maalis yung mga nakadikit-dikit na medyo maalikabok, mga putik-putik. Pag naka-pressurize ka, makukuha niya agad yun, matatanggal niya. So ngayon, napunasan ko na siya ng basahan. Ningal ako. And then, babalawan ko naman siya. Kahit ano na lang, kahit ganito na lang, sa hose na lang, wala nang water, ano, spray. Ang importante lang mga katol, huwag niyong patutuyuan ng tubig yung sasakyan ninyo habang naghuhugas kayo. At hanggat maaari, huwag sa tutok na araw. So, isa yun sa mga importante tips na kailangan mga katol. Kung magka-car wash kayo, huwag sa tutok na araw at huwag niyong patutuyuan ng tubig yung sasakyan niyo. Tapos ang gamit kong pampatuyo mga katol ay ito. Hindi ito yung ordinary chamois na rubber. Ito po ay, ayan, ito yung tatak niya, micro one. Matagal ko na po itong gamit. Siguro mga 4 years ko na po itong gamit, pero tingnan nyo naman mga katol. Leather po siya, leather na chamois. Ganun. Ayan. Yung plastic kasi, na, yung rubber kasi na chamois, delikado po yun sa tapo ng sasakyan natin. Yung pag natigas, sobrang tigas niya pag natuyo, delikado po yun, no? So rubber po kasi yun. Ito hindi po. So tingnan nyo mabuti mga katol. Ito po yung maganda. So syempre, unahin natin yung taas. So yung mga wiper blade mga katol, importante rin po siyang pinupunasan po natin palagi. Yes, importante kasi mas ano yun rubber po kasi yun. So madaling kabitan ng mga alikabok. So pagka ginamit yung wiper, baka magasgasan yung salamin. So lagi po natin pupunasan.
So ayun ang mga katol, kanina nasabi ko sa inyo na yung vacuum sana natin na mabibili hanggat maaari ay may blower din. So importante rin po yung blower sa pagka-car wash. Kasi yung mga maliliit na mga singit-singit na yan, hindi natin yan maaabot ng kadaliri lang o basahan. So ito ang kailangan natin, blower. Yung blower kasi mga katol, sa mga gilid-gilid ng mga linya-linya na yan, pag binugaan nyo ng blower, syempre lalabas yung mga tubig. So importante para hindi matuyo yung tubig doon sa loob. Tapos ang importante mga katol, kailangan napunasan nyo rin kagad para hindi matuyo yung tubig. So yun ang mga katol, sa susunod ipapakita ko naman sa inyo kung paano ko naman linisin yung aking mga gulong. So meron akong ibang diskarte na ginagawa para linisin yung gulong ko. So medyo mahaba kasi itong video na to, kaya sa susunod na video ko nalang papakita sa inyo yung paano ko linisin yung gulong. At lalo na yung mga white marks, yung letra doon sa gulong. Diba usong-usong ngayon yun, especially doon sa mga monster, naka-monster tire dyan. So baka nang problema kayo kung paano nyo paputiin ulit yung letter. So may alam akong diskarte dyan, so abangan nyo sa susunod na video. Ganun yung mga katol, kaya importante may blower. Siguro napampansin nyo rin minsan na pag nagpa-car wash kayo at hindi na blower yung sasakyan ninyo, pagkatapos sabunin tsaka bandawan tapos hindi binilower, pag andar nyo minsan may tumutulupan tubig, diba? So hindi nyo napapansin yun, baka hindi nyo napapansin especially sa mga gilid-gilid ng sasakyan. So ganun ka importante yung blower. For final touch mga katol, pagka medyo natuyo na yung pinakabuong katawan niya, pinukunasan ko pa rin ng microfiber. Kung magpapa-car wash kayo sa labas tol, mga katol, make sure nyo rin na pinupunasan din nila yung engine. Ito, lalo na sa mga gilid-gilid na to, especially dito, yan, kasi yan, natutuyuan ng tubig, hindi nila napupunasan yun. Thank you.
pakita ko sa inyo. Yung gilid-gilid na yun, mga katol. Ayan. Ayan. Hindi nila masyado napupunasan yan. Pati itong mga gilid, dulo na to. So, papunasan nyo lang. Libre naman yun eh. Ang liit ang kamay. Ginagamitan ko rin po ng vacuum yung blower itong engine para sa mga ali-alikabok ng mga kakatol. So, light na punas lang mga katol. Huwag nyo masyadong panggigilan. So, pwede nyo na rin gumamit ng medyo maduming basahan. Pero, basta hindi siya matanggal lang yung mga alikabok. Ganyan ako mag-alaga ng sasakyan mga katol. So kung mapapansin nyo mga katol, hindi ko sinabon yung gulong ko. Hindi ko to sinabon dahil ang ginagamit ko ay ito. Yan. So i-spray lang natin siya and kasama na yung kanyang tire block. So importante lang, hindi siya ganun kaputik. Yan. And then sa susunod, papakita ko naman sa inyo kung paano ko naman paputiin itong mga letter na to. So sa ngayon, ito muna gamitin ko. So, pag natuyo yan mga katol, malinis na yung gulong nyo and may tire block na siyang kasama. Alam nyo yung kinaganda sa ganitong mags mga katol? Mabilis lang siyang linisin. Yan, lima lang yung kanyang ano eh. Strike na gano'n eh. So, mabilis lang siyang linisin. Ang maganda rito mga katol sa tire foam na to is tumatagal siya ng 1 week na shine pa rin yung gulong mo at hindi siya nakakalutong ng goma. So itong mga gilid-gilid na ito mga katol, importante rin mapunasan. So, ang pinaka-last na ginagamit kong pampunas mga katol ay ito. Ayan, napakalambot na basahan. Ito yung pinaka-final.
Importante rin lagi napupunasan ng bubong, mga katol. Ito kasi madalas na hindi napapansin eh, pag lalo na pag ganito kalaki sa sakay nyo. So yan na, mga katol, tapos ko na siya. Ayan, hindi ko na siya muna nilagyan ng wax. Ayan. Water wash lang po yan. Yung mga kina, binilower ko lang ng vacuum. Ayan. Tapos pinunasan ko lang ng tuyong basahan. Never po ako nagpapa-engine wash, mga katol. Ayaw ko nun. So, ayan, binilower ko lang po yan. So, ito na yung mga, ito na yung binugahan natin ng tire po, mga katol. Ayan. So, yun siya. Tingnan lang natin siya matuyo. So ayun o, mga katol, kapagod din eh. No? Pero sulit kasi, ang sarap sa pakiramdam na ako mismo yung naglilinis ng sasakyan ko. And dito ko na rin po tatapusin itong video na ito, mga katol. Please don't forget to like, share, comments, and subscribe to my channel. Yan, abangan nyo po sa susunod yung paano ko naman linisin yung mga letter ng gulong and yung sa loob ng sasakyan mismo. Favor yours. So ingat-ingat po tayo lagi, mga katol, and God bless po sa atin lahat. Mwah!